Magandang araw, ito ang Tipak Kaalaman. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga gamit ng wika. Tara, tuklasin natin. Si Roman Jacobson ay kilalang lingwista o dalubwika noong 20th century. Siya ang nagtatag ng Linguistic Circle of New York at naging bantog dahil sa kanyang Functions of Language na tatalakayin natin ngayong araw na ito. Ang anim na paraan sa pagbabahagi ng wika ni Jacobson. Una, paggamit ng wika bilang sanggunian o referential. Ito ay tumutukoy sa gamit ng wika na nagmumula sa mga aklat o iba pang mga sanggunian na pinagmumula ng kaalaman o impormasyon. Ang mga impormasyong ito ay naibabahagi natin sa ating kapwa. Halimbawa ng referensyal na gamit ng wika ay ang tinalakay na natin noong nakaraan. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual. Ikalawa, pagpapahayag ng damdamin o emotive. Saklaw nito ang gamit ng wika bilang daan sa pagpapahayag ng saloobin, damdamin at emosyon. Halimbawa, yung nararamdaman mo ngayon kapag nakakatapos ka ng gumawa ng learning packet o magsagot ng iyong mga gawain. Sa wakas, natapos ko na rin sagutin ang aming mga gawain sa module. Ikatlo, panghikayat o conative. Ginagamit ang wika upang maka-impluwensya ng ibang tao o makahikayat sa kanila sa pamamagitan ng pag-uutos o pakiusap. Halimbawa, pakisend nga ang inyong mga gawain sa aking Facebook Messenger upang aking maiwas to. Pakiusap, maaari mo bang sunduin ako mamayang uwian upang hindi na ako mamasahe? Ikaapat, pagsisimula ng pakikipag-ugnayan o fatik. Ang wika ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa kapwa o makapagsimula ng isang usapan. Halimbawa na mga ginagamit nating mga pahayag upang makapagsimula ng usapan ay ito. Nalaman mo ba ang balita? Kapag sinabi mo ang katagang ito na nalaman mo na ba ang balita, maaari siyang tumugon sa iyo ng ano? Ano yon? Sabihin mo na. At doon magsisimula ang isang usapan o isang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Isa pang halimbawa, salamat ha? Paano kung hindi niya alam ang dahilan kung bakit ka nagpapasalamat? Iti sasabihin niya, para saan? Bakit ka nagpapasalamat? Simula na ng isang usapan. O maging ang simpleng hi, hello, kamusta ay simula na ng isang magandang pakikipag-ugnayan o usapan. Iyan ang fatik. Ikalima, paggamit ng kuro-kuro o metalingual. Nagbibigay linaw ang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng opinyon o suwestyon tungkol sa isang bagay. Halimbawa nito ay, sa aking palagay, hindi hadlang ang pandemya tungo sa pagkakamit ng karunungan. Gumagamit tayo ng mga panandang salita na nakakalimutan na natin ngayon, lalo't higit kapag ginagamit natin ang social media. Hindi na natin ginagamit kadalasan ang mga salitang sa aking palagay, sa ganang akin, para sa akin. Lalo't higit sa mga taong hindi natin kilala na nag-post at nagbigay tayo ng komento. Pakatandaan natin na sa pagbibigay ng kuro-kuro at opinyon, ay itanim natin sa ating isip na marapat nating gamitin
ang mga nabanggit na mga pahayag. Ika-anim, patalinghaga o poetic. Saklaw nito ang gamit ng wika sa malikhaing pagpapahayag, kagaya ng tula, prosa o tuluyan, o maging sa mga nakagawian na nating paraan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng pagsulat ng mga sanaysay. Narito ang halimbawa. Ang kagandahan mo ay parang bulaklak. Ang ngiti mo ay parang lumalasing na alak. Ang puso ko ay nahulog sa iyo. Tuluyang nalaglag at hindi mo sinalo. Hashtag friendzoned. Ikaw ba yon? Muli, ito ang anim na paraan sa pagbabahagi ng wika. Referential, emotive, connative, phatic, metalingual, at poetic. Ito ang tipak kaalaman. Sa bawat tipak, kaalamang dulot ay galak. Hanggang sa muling pagkikita.